Ngayong araw na po ang simula ng pagsusumite ng Certificate of Candidacy para sa barangay elections. Sa October 28 naman ang botohan, pero ngayon pa lang nakapagtala na ng ilang kaso ng election-related violence. May report si Victoria Tulad. Simula ngayong Biyernes hanggang sa 17 ng buwan, maaari nang magsumite ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo para sa posisyon ng Barangay Chairman at Councilor. Natapos na ng National Printing Office ang pagpapaimprenta ng mahigit 54 na milyong balota. Sa buong bansa, aabot na mahigit 42,000 Barangay Chairman at halos 300,000 Barangay Councilors ang iboboto sa October 28. Pero ilang linggo bago nito, nakapagtala na ang PNP ng election-related violence mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling tala, 3 na raw ang napatay habang 3 naman ang nasugatan. Maraming lugar ang binabantayan dahil sa inaasahang may init na labanan sa politika. There are 6,904 election areas of concern and 156 election areas of immediate concern. Pero hindi lang karahasan ang binabantayan ngayon ng mga otoridad. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, ilang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang lumapit sa GMA News matapos umano silang takutin na aalisin sa programa kung hindi susuportahan ang isang politiko. Mariin naman itong itinanggi ng naturang kandidato. Paglilinaw din ng DSWD, No single politician can take them out or manghulga nila na matangtang sila. Ayon sa isang political analyst, posibleng maging magulo at madugo ang barangay election, lalo't nakasalalay din dito ang mga mananalo sa 2016 national elections. Kung kaalyado mo raw kasi ang mga opisyal ng barangay, malaki ang posibilidad na makuha mo ang mga boto. It should be non-partisan. Yung mga election, prohibited pa rin yung political parties. But in reality, nakikialam si Mayor. Matindi rin daw ang labanan para makakuha ng pwesto sa barangay dahil sa budget nito na tinatawag na Internal Revenue Allotment o IRA. Isang barangay halimbawa sa Caloocan, yung pinakamalaki doon, 89 million a year. With that kind of money, anong tingin mo yung attitude ng mga kandidato? Patayan. Ang Commission on Elections o COMELEC pinaalalahan na naman ang mga e-politiko na huwag mangialam sa barangay election. Sumasama yung politician sa kampanya, hindi mangyayari yun. Yun, may ebidensyang malakas yun. May violation din dahil non-political ang barangay. Victoria Tulad, GMA News.